And so magandang araw. So short pre-recorded video lang to para sa mga hindi naka-attend ng live session natin ng introduction to the philosophy of the human person. Kasi may activity ako na binigay doon at assignment. So ito 'yon. So activity na gagawin niyo is may unforgettable experience. Yung experience na to na sinasabi ko is yung talagang nangyari sa inyo. Hindi yung pwedeng hinanap niyo lang sa internet. Halimbawa, ang ginawa niyong unforgettable experience is I lost my dog. 10 dogs. So, yung 10 aso na nawala sa'yo. So, hindi natin alam kung talaga may 10 aso kayo. Yung totoo nangyari talaga sa inyo. Halimbawa, natapunan mo yung kapatid mo ng mantika. Depende sa mga critical, ayan na nga sabi yan, critical incident journal or a particular event. Yung dito is para kayong gumagawa ng essay o nagsusulat sa diary yung style nyo dito. So reflect on your thoughts and reaction in that incident. Baka naman may makakita pa ako dyan ng copy-paste na pa yung reaction about dun sa ganung klaseng incident. Yung sarili nyo mismo. Idea nyo mismo. Articulate how it made an impact in your life. Ayan, so nakalagay dyan is sa table lang, pero hindi ganyan yung gagawin niyo. Gagawa kayo, itatype nyo yan sa MS Word or WPS, is title, halimbawa title ng inyong may critical incident na gagawin niyo. Halimbawa, ang title niyo is My Motorcycle Accident with My Mom. Ayan, halimbawa, ganun yung title mo doon. So, ano nangyari? Ano nangyari? Bakit nagkaroon ng ganong klaseng aksidente? Susulat niyo yan. What happened? One night, blah, 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 blah. May motorcycle, blah, blah, blah. And my mom, blah. Ayan, depende sa inyo. Anong klase yung critical incident? Critical na pangyari. Diba, may hospital din sa inyo, mga ganon. Depende sa inyo. Why did it happen? Bakit nangyari yon? So, ang gagawin niyo, title, first question, what happened. Highlight nyo what happened. Tapos sa baba, yes, type nyo yan. Tapos, pagtapos na, is why did it happen? Ayan, lalagyan nyo yan kung bakit nangyari yun. Tapos what can be done? Ano yung mga pwedeng gawin? Anong mga pwedeng gawin kapag nangyari ulit yung ganong klaseng event? Or anong mga pwedeng gawin kapag ganon yung klaseng incident ang nangyari? Anong pwedeng ginawa ng mga nasa paligid mo, mga ikaw mismo, surroundings mo, yung environment kung nasa nangyaring event, ano yung mga ginawa. And last is, what were my learnings? Since, di ba, sinabi doon, is may impact dapat sa buhay, syempre may learnings dapat na napulot doon sa ganong klaseng insidente. Ano yung mga natutunan mo? I learned that I need to wear helmet to avoid head injuries, head wounds, depende na lang anong klase yung experiences niya. Then another is, ayan, assignment nyo is search and prepare a palaisipan or mga riddle, yung mga logic ng mga ganyan na binabano natin sa ating mga kaibigan, and i-present nyo sa klase. Mas maganda na palaisipan is, halimbawa, wala talagang makahula, mas okay yun. Tapos kayo magbibigay, bakit ganun yung sagot doon sa klase palaisipan. Pagdating yung mga mysteries, yung mga there's a body inside the house and there's 3 suspects, mga ganun-ganun. And search for the following. Tatanungin ko yan. What is truth? What is opinion? What is claims? What is knowledge? What are fallacies? And what are beliefs? Ano yung mga definition ng mga yan? So, yun lang. So, yun yung short video, pre-recorded video about dito para sa lahat na hindi nakapag-live, panoorin to at makagawa kagad at makapag-submit ng mga dapat i-submit. So maraming salamat. So yun lang. Arigato, thanks gozaimasu. See you in our next live session.